Good morning mga katengalista. Maga tayo gumising ngayon. 6:30 pa lang. Gumising tayo maaga. Pumunta tayo dun sa petrol. Saan ko nakapulot yung pera para check ng CCTV. Puro ano tayo mag-aagusal sa kalsada. Patay na maaga dun para napin kung sino man yung nakagatid ng pera na napulot natin kahapon. So, samahan nyo kami at stay lang kayo dyan. Ayan na, magandang hapon na paggabi na mga katengalista. Galing ako Maynila, nag-deliver ako ng mga, yun nga, yung mga paninda ko, kakanin, tsaka gulay. Namamatay yung makina ko pag nagmi-minor ako. Ang ginawa ko, nag-stop over ako dun sa gasoline station sa Petron, sa Commonwealth, bago mag-Evergo Tesco Mall. Yung paalis na ako, naisipan ko naman magbomba ng gulong. Bumaba ako sa kotse, tapos may nakapulot akong pera, kakahalaga ng 10,000 pesos. Aray ko. So yan mga katengalista, mait lang tayong damit. Init kasi. Paano na ako? Kwarampig na, hindi na kasi sa akin yung damit ko. Siyempre kailangan natin mag-alcohol at mag-spray ng papakulong. Yeah. Bango tayo. So yan. Let's get it on. Get it to the floor. 5 minutes later. Mga katengalista, pupunta ako ngayon dun sa Petron Commonwealth para i-check yung CCTV nila kung sino yung nakaiwan ng or nakalaglag ng 10,000 pesos. May jacket ka! So tara, let's go! 12. So ayan na, nakapag U-turn na ako. Pabalik na ng SM Purview. Dito yung way papunta dun sa Petron Commonwealth. So ayan, ang first step na gagawin ko is magtatanong ako kung mayroong pangalang Sandre doon sa mga staff nila. So and then if after ko matanong kung mayroong pangalang Sandre, and then tsaka natin kukunin yung copy ng CCTV kung meron man. A few moments later. So, ayan, magtatanong tayo dito sa Petron kung may kakilala silang Sandre. So, tara, muna tayo doon. Petron Commonwealth. Ayan. Well, good morning. Magtatanong lang ako kung may kakilala kayong Sandre. May kakilala ba kayong Sandre? Ang pangalan nga, sir? Oo, Sandre. So, ganito kasi, Tol. Kahapon galing ako dito. So, pwede ko ba makausap manager nyo? Manager? Manager? Importante lang. Kahapon. Kasi kahapon, may napulot akong pera dito. Thank you, Lord! Kano? Dito, sir. Anong pangalan? Sandre. Sandy, oh. Sandy ba 'yon? Oh, 'yan. Pre, ito. Ito pala si Sandy. So, siya daw yung sa kanya daw yung pera kahapon. So, if ever ba pwede kong makita yung CCTV? Ayun nga po yung nakaharap ko, sir. Oh. Pwede sir, wala yung CCTV. Ito yung hinahanap ko yung kulay green na. Yung kasi kasurok ko, yung nanginap ko na kulay maroon. Brown na yung carton ko. Tinawag ko ni Sally. Para mag-aing pag-alis ko,
sumunod ka po. Oo. Ayun. Yung start ko kasi wala naman akong CCTV, tinignan ko na po. Ayan, so. Kaya kala ko dito na nag-vlog. Oo. So ayun, hindi naman ako magda-doubt na sa'yo yung pera kasi nagtanong ako kung may pangalan, Sandy. Sandy. So ngayon, hindi ko sinabi kung magkano yung price, kung magkano yung amount ng pera. So yun, sinabi niya 10,000. So may tagi-1,000, sir. Ayun, so sabi niya mga tagi-1,000 yung pera. So ano ba yung nakalagay doon? Drop yun, sir. Drop, Metroport. Metroport. Ayun, Metroport. Tama, Metroport kasi may screenshot. Kaya lang kasi, yung pera, binalot ko dun sa tissue kasi basa. So, anong nangyari? Nag-fake na. Pero, meron ako. May picture naman ako eh. So, sali kukunik yung pera. Tama mo ako. So, ayan. So, ayan, si Sandy. Kahapon, ang sabi niya, si Sandy, dito kahapon nasiraan ako sa sakit, inaayos ko. Ngayon, may pumasok na kotse dito. Si Sandy, hinanginan niya yung sasakyan. So ngayon, yung paalis na ako dito, naisipan ko mag-organize ay magpahangin ng gulong. Kaya lang yung gulong ko, matigas pa naman. Imbis, natin yung kotse ko, imbis na sa harap ako umikot, parang may humatak sa akin dito, paikot. So dito ko nakita yung pera, may tubig pa rito kahapon. Kaya may tubig pa kahapon dyan. Sandy, sabi mo yung pera mo tagwa 1,000. Yes, sir, nakabalang po siya. Pabaliktad yung hindi siya nakaharap yung tao. Nakabalang po ng ganun. Ayan. Tama yung sinabi niya. Tsaka, ano yung nakalagay niya sa ibabaw? Dalawang gamaya, sir. Ulit, blue ata, tsaka isang ulit. Mga sinasabi ni Sandy, nagtutugma doon sa perang nakuha natin. So, cashier po yun, mga pangapon. Mamaya ka po yun. Okay. Pero mga bawat drop kasi, supervisor po, kasi supervisor ako po nagda-drop ng pera. Okay. Yung pera ko na nakalagay doon is cashier po yun. Cashier's log. Cashier's log. Yung nakalagay ng pangalan na Sandy. So, ang nakalaglag ng pera ay si Romeo. Nalaglag niya yung pera kasi meron siyang hinanginan na kotse rito kahapon. So magkatabi naman kami, kaya yun, wala nang doubt, wala akong CCTV dito, pero doon sa in-explain niya na itsura ng pagkakabalot ng pera ay nagtutugma doon sa perang napulot natin. Anong nasa details ng pera? Ano lang sa Ma'am Sandy? Number 3 ato or number 2? Ayun. May number yun. Bawat drop tayo, binilagyan namin ang number para alam namin kung sila na nalilang drop tayo. Yan, tama. Okay. Tama yun. So, sinabi ni Sandy, may number. So, anong date? Karapon ko. Yun, May ano? May 7. Tama si Sandy. Okay, kukuhin natin. Ala, Sandy, no, wala yung pera. Wala din dito. Malaglag ko rin nata eh. Yan. So, ito. So, ito yung pera sinasabi ni Sandy. May 7, Sandy. So, si Sandy, siya yung sa cashier, tama? Cashier. Si Sandy, yung sa cashier, tapos may nakalagay na 10,000 pesos. So, ngayon, May 7, yung sinabi niya sa akin na nakabalot ng goma, may pangalan, may papel, tagwa 1,000. Ito na yun. So, Sandy, Romeo. Bilangin mo yung pera, baka bilanggas ko na kasi yata, di ba? Okay lang ko, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, yan. Mga katenggalista, naibalik natin yung pera sa kaibigan nating nagkatrabaho dito sa Petron. So, ang advice ko dun sa mga taong nakakapulot ang pera, lalo na may pangalan, please lang, alam ko sa panahon ngayon, pandemic, sobrang kailangan natin ng pera. Isauli natin kasi, alam mo si Lord, may mga magagandang purpose na ginagawa na para maging way tayo, maging instrument tayo sa bawat kapwa natin na ibalik yung pera. Kasi maliit na bagay man yan o malaki, basta nasa loob mo yung pagbabalik ng pera at paggawa ng mabuti,
ibabalik sa'yo ni Lord yan. Nang napakadami. Siksik umaabaw pa. So, saram nyo. May gusto bang pasalamatan? Ako pasalamat ako. Ano pa kayo, sir? Raydel. Thank you. Kuya Odeng. Kuya Odeng, YouTube channel ko. Thank you po. Salamat po kay Kuya Odeng sa pagpapulot ko ng pera. Sorry sa akin. Maraming salamat talaga kay Lord kasi siya ang ginawang instrumento para mabalik sa akin. Yeah, yan dito Petron Commonwealth, yes, bago mag Evercotesco Mall. Yan dito, dito ko lang pulot yung pera ni Romeo. Isa siyang supervisor dito sa Petron. Yan, okay. So mga katinggalista, masaya tayo ngayong araw. Kahit malayo pinanggalingan natin, galing tayong Bulacan, bumalik pa tayo dito sa Petron Commonwealth. Kasi kahapon gaya na sinabi ko dun sa video ko, yung sa post ko, alam ko yung perang nalaglag na yon, kailangan na kailangan ng tao yon. Dahil ilang beses na rin laglagan ng pera, kaya lang wala ang bumabalik sa akin. Kasi siguro hindi para sa akin yun. Pero yung perang napulot ko, hindi rin para sa akin. Kasi kay Sir Romeo yun, yan pina, ano yan, pang ano mo daw? Partial yan, sir. Partial. Oh, partial yan dun partial sa payment, partial payment dun sa, dito sa gasoline station. So, yan, mga katinggalista, maraming salamat. At meron naman tayong nagawang mabuti ngayong araw na to. Oh, yan. Romeo. Thank you, sir. Oh, yan. Thank you. Okay, oh. Anong titik tayo, sir? Kuya Odeng. Kuya Odeng. Yan, Kuya Odeng. Exactly. Oh, yan. So, mga katinggalista, uwi na tayo. Okay, oh. Kumain na kayo. Sir, thank you po. Bye-bye. Sige po. Bye-bye. So, ayan mga katinggalista, nabalik na natin yung pera. Si Sandy, pang ano daw yon, pang partial payment daw yon dun sa dito sa gasoline station. So, ang nakalaglag ng pera ay si Romeo. So, ayan, aalis na tayo mga katinggalista. So, napakasarap sa pakiramdam yung naibalik natin yung pera. Kasi kesa naman aabonohan natin, ay aabonohan niya. Yung pera na nawala niya. So napakalaking pera yun. Napakalaking halaga yun sa panahon ngayon sa dahil lahat ng tao ngayon nakangailangan ng pera. So ayun mga katinggalista, may mga nagtatanong sa akin, may nagme-message, tsaka nagsasabi, nagtatanong sila kung bakit hindi ko daw kagad ibinalik kahapon yung pera. So ganito kasi situation guys, paalis na ako. Pagabi na yun, kahapon mga alas 6 ata. So pagod na rin kami. Nag-deliver nga kami ng mga gulay, tsaka mga panindakoy, mga kakanin. So yung napulot ko yung pera, medyo padilim na rin dun sa part na yon. So ang ginawa ko, syempre napulot ko yung pera, hindi ko, tinabi ko muna dito sa kotse. Sinabi ko sa partner ko, may napulot akong pera. So syempre nakalabas na ako ng Commonwealth, dare-darecho na. Hindi na kami nagtanong dun sa gasoline station. Kasi ang bala ko, yung napulot ko yung pera, kinabukasan, babalik ako ng Petron para i-check yung CCTV. Kaya lang walang CCTV, sirado yung CCTV nila doon. Pero based naman doon sa pagtatanong ko kay Romeo, na sa kanya nga talaga yung pera na nalaglag niya kahapon. Kasi naghangin siya ng kotse, yung katabi kong kotse, hinangina niya. So yung first approach sa kanya is nagtanong ako kung may kakilala ka bang Sandre. Sandre pa yung pagkakatanong ko. Sabi niya, sir, wala pong Sandre, baka Sandy. Ngayon, sabi ko, may nawawala ba kay Sandy? At ang sagot niya, oy, salamat po, sir, 10,000 pesos po. Sabi niya ganon. So, hindi na ako nagdalawang isip na ibalik yung pera. So, nagtanong lang ako ng konting details. Sabi niya, nakabalot ng goma. Tapos, may pangalan niya. Tapos, may number. So, yun nga, number. Yung number na yun is number 2. Yan, tapos may 7. Yan, kaya yan mga katinggalista, may nagawa na naman tayong magandang bagay sa araw na ito. Yun nga, sinabi ko, pagka hindi naman sa atin yung pera at may mga way na para ibalik, gawin natin ang paraan dahil sa panahon ngayon sobrang kailangan natin ng pera. Although wala akong trabaho ngayong araw.
wala akong trabaho ng dalawang buwan na. So marami pa rin babayarin. E, pwede kong ipambayad dyan sa mga expenses ko, sa mga bills, pang paayos ng sasakyan. Pero hindi ko naisip yun kasi alam ko may magandang purpose pa si God na gagawin para gamitin tayo bilang instrumento sa pagtulong sa mga kapwa. So yan, muli mga katenggalista, maraming salamat sa panonood, maraming salamat sa pagsubaybay sa YouTube channel ko, at kita-kita muli tayo sa susunod na video na aking gagawin. So ako si Kuya Odeng, yun lang yung tips ko sa inyo at advice. So si Kuya Odeng ulit, maraming salamat, kita-kita tayo sa next video na aking gagawin. So see you.